Hi guys! Welcome back sa ating channel. This is Madam Yelly. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para makareceive kayo ng notification pag may mga bagong videos tayo. Okay? So today, meron tayong unboxing. May palamesa pa. So, ito ay ang Derma Vacuum Cleaner. Akala ko galing Lazada, pero galing pala siyang Shopee. Sa ate ko kasi to. And yung model na nakalagay is DX115C. Chinek ko siya sa Lazada, nasa 1288 siya. Walang price dito kung magkano niya nabili to sa laning. Magkano niya nabili sa ano, sa Shopee, pero ilalagay ko na lang sa description. So, pure unboxing and some test, pero ayan, napansin ko lang dito, merong wasak yung kahon. Tsaka din dito, meron siyang butas. Ayan o. Hindi ko alam kung sa handling ba to ng ano, ng anong tawag dito, ng nag, ano ba? Ng courier. Or, baka talagang may wasak na yung mga box nung pinadala. So, hopefully, hindi damage yung item. Mukhang galing lang naman to sa ano, sa Caloocan. Wala naman nakalagay na from China siya. Pero alam ko matagal niya na in-order ito eh. So, pakilamera ako, so buksan na natin. Meron tayo itong cutter. Cutter na mapurol. Kasi puro, ano na, kalawang. So, hopefully mabuksan natin siya. Ayaw tumagis yung cutter, okay? A few moments later. Sa pagbukas mo ng box, meron siyang ganito. Ano to? Manual. Manual na hindi maintindihan kasi Chinese. Pero may illustrations naman. Kung paano i-assemble yung mismong vacuum. Tapos, yung accessories niya, yung kanyang brushes. Meron siyang parang, ano ba tawag dito? Nozzle. Nozzle. Yung manipis, para medyo siksik siya pag naglinis ka. And meron din siyang parang brush. Ayan. So, sana nakikita siya. Ita-testing din natin to. Ayan. Meron siyang vacuum cleaner. Parang kagaya ng mga vacuum sa, ano, sa sasakyan. Daming nakalagay. Ito siya. Tadaan! Meron siyang filter dito. Ewan ko kung washable yung filter or napapalitan. Pero i-check natin siya. Yung mukha niya nag-focus talaga ng bangga. What is this? This is that. One. Oo, same. Galing. So, pwede mo isaksak ng direkta itong mga brush na to dito, like that. Pero mamaya na natin yung tignan. Tanggalin muna natin lahat ng laman ng box. Okay. So, ano pang meron dito? Meron siyang para sa sahig. So, syempre, pag may vacuum ka, kailangan mo din ng para sa sahig. Ayan. Walang brush, pero ano lang. Ayan, pang normalan lang. Wala siyang brush. Wala siyang brush sa ilalim. So, ganyan lang. Pero may gulong. So, gugulong-gulong naman siya. And last but not the least, yung handle. Handle. Tanggalin muna natin tong box. Okay, so tatlong ulo, yung ganito, itong pang brush, ayan, and yung nozzle. Nozzle, tama ba? Nozzle. Tapos, itong kanyang handle, parang anipis. Parang pag pinukpo ko sa'yo ito, mababali. Pero, mabigat to eh, hindi naman masyado, pero medyo may kabigatan din siya. Paano kaya ito gamitin? Giniagawa mo! Let's find out. Okay, so based sa dito sa illustration, para makabit natin yung handle, kailangan mong i-anat to. Ayan. So, ulitin ko ah.
iaangat to. Pang! And, isushoot to. Tignan nga natin kung magshoot. Tapos, pagka-shoot mo, ito din ibabalik mo. Para mag-lock. Yan. Okay, nag-lock na. Mahaba din yung kable niya. And yung standard na saksakan naman yung gamit. So, wala ka nang kailangang bilin na adapter. So, pwede mo nang ilagay itong mga anik-anik na to dito sa harapan. So, ito testing lang natin in real life situation. Tatayo lang tayo. In real life situation. Okay, so ayan, so nakikita ninyo dito, pag kainawakan mo siya, okay naman yung level ng height niya. Ayan. Ta-da! Pag inan natin, medyo malakas yung tunog. Dumidikit to, oh. Dumidikit yung ano. Ganon. Amazing. Baho. Tapos, meron ba siyang specifications dito? 600 watts daw ito. Di umano. Tingnan natin kung may makukuha tayong kalat. Paano? Ang hassle nasa ilalim yung switch. Okay, so since hindi natin maintindihan yung manual nila dahil Chinese, pure Chinese, walang English, chinek ko na lang yung mga product description sa Lazada. Actually, may nakita ko dito na 879 lang siya sa Lazada. Ay, 870. So, lalagyan ko na lang din ng comparison. Kasi Lazada yung naka-open sa akin ngayon eh. Kala ko kasi talaga Lazada to. So, ayun, nakalagay dito. Yung filter daw na to is washable. Kailangan mo lang hugasan and then patuyuin bago gamitin. Tapos ang kanyang cup is 1.2 liter di umano at 5 meters sa cable. Nung tinesting ko kanina dun sa part na nilapag ko siya sa sahig, yung pinakadulo niya is halos dumidikit na sa sahig. So, that said, tingin ko malakas siya sa suction. Ngayon, itatesting naman natin siya sa keyboard. Tignan ko lang kung meron siyang mahigop. So, lipat, saksak lang natin ah. Ay, dumikit. Ang lakas niya, pero di niya kayang buhatin itong itong wrist pad. Pero itong nakita mo na buhat niya. Try naman natin yung isang brush. Kaso itong brush, napit-pit na. Pit-pit nung binadala sa atin. So, itry natin ulit. Ang bigat niya, parang ang hassle niyang gamitin for keyboard. Pero wala, for testing purposes, ite-testing na lang din natin. Malikabok pa din. Isa talaga sa mga pinakamahirap linisin kahit naka-vacuum is yung mga keyboard kasi marami pa din siya. Kahit anong gawin mo. Kahit sa isa naming vacuum, ganun din. So, kailangan mo siya talagang kudkurin para luminis. Pero, mukhang mabilis, malakas naman siya eh, oh. Tignan natin ulit ah. Oh, nabuhat! Nabuhat na niya yung ating wrist rest. So, I can say naman na malakas siya. Ayan, kung makita ninyo, may mga dumi na sumama. Yung mga lagas na buhok. Tsaka yung mga balat ng candy na nakakalat dito sa aking lamesa. So, naka-tape pa kasi to. So, tanggalin na nga natin. Ay, putik!
nagot tayo. So, ayun. Mag-ingat lang kayo, no? Pagkakinlik nyo to, itong brown na to. Saan ba yung camera? Yan. Natatanggal siya kagad. So, kailangan nakaalalay lagi yung inyong kamay para hindi siya malaglag. Bigat din. Napakabigat. Okay. So far, based on testing naman, makita natin na yung suction power nito is malakas din naman. Kahit papano, nabuhat niya yung wrist rest. Medyo may kabigatan yung wrist rest na yan. So, kudos to this thing. Mura lang siya, no, nasa around 870 to 1,000 something. Ililink na lang natin sa description kung saan nyo mabibili ito. Tsaka kung saan exactly binili ni sister yung item na to sa Shopee. Pero, maglilink din ako ng sa Lazada para sa mga kagaya kong addict sa Lazada. Ayun. I-update ko kayo kung nasira man siya. Pero, siguro naman hindi ito masisira kagad. Usually, pagka nagbabacuum kayo, umiinit kagad yung motor. Kasi, malakas ang, ikot niyan sa loob. So, every time na gagamitin mo siya, halimbawa sa buong bahay ninyo, I suggest na every 15 minutes to 30 minutes mag-pause muna kayo or pag talagang mainit na siya is palamigin nyo muna ng konti, that way maiiwasan yung pagkasira ng inyong vacuum cleaner. Kasi lalo na yung mga ganitong handheld, pang maliliit na kwarto lang tsaka sa mga sasakyan lang ginagamit halos yung ganito. So kung gagamitin mo sa buong bahay ninyo, kailangan pag-ingatan nyo din kasi para hindi masira kagad. So ayun. Yun lang naman. Maraming klase yung derma eh. Pero, eto, in fairness, okay naman. If meron kayong questions about this product, no, i-comment nyo na lang sa comment section. And if nakagamit na kayo nito, kung matibay man or hindi, let us know on the comments din para din magiging aware yung other people kung matibay ba ang derma na vacuum cleaner. So far, yun lang muna for today. If hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Like and share. That's all for today. Paalam!